Hello po and magandang araw po sa inyong lahat. Another update po tayo ngayong umaga. Dito po sa loob ng Dolomite Beach, nandito tayo ngayon sa Phase 2 na talaga naman pong napakalinis na. Tingnan nyo po yung buhangin. Sobrang ganda. Sobrang linis. Wala na yung mga sakusakong mga basura. Ayan po. Tapos, check natin mamaya yung dagat. Pero, wala naman po tayong nakikita, no, ng mga palutang-lutang. At yung mga naiiwan po ng mga water hyacinth dito po sa may tabing dagat. Ayan. Dati dito, grabe, punong-puno. Ayan po yung dagat. Malinis, malinaw. Crystal clear. Sobrang ganda. Napakalinis, napakalinaw. Kahit po nandito tayo sa phase 1 ng Maymandamos office, tanaw na tanaw po natin yung phase 2 na napakalinis din doon po sa dulo ng Dolomite Beach. And po wala po tayong mga nakikita na mga sandamakmak na basura, tapos mga water hyacinth na bata-batal yun, kumpol-kumpol. Sobrang linis dito. Ayan po. Nandito tayo sa may taas po ng phase 2. Ito po yung seawall. Medyo mataas po ng konti dito yung buhangin. Ayan po, ito yung pinapakita ko sa inyo. Lapit po tayo ng konti. Check natin kung may mga naiwan pa po ng mga basura dito po sa dulo ng Dolomite Beach dito po sa phase 2. Meron pa pong konti ng mga kahoy na lang, hindi pa po nakukuha. Pero mga water hyacinth, mga plastic, wala na po, malinis na. Lapit pa tayo ng konti. Ayan, so mga kahoy na lang po talaga yung mga naiwan. Nandito pa rin po itong dambuhalang trash boom, hindi pa po naayos, sobrang haba po nito. Ayan po. Ito yung bumigay nung napakalakas ang hampas ng alon. Tsaka may bagyo. So, hindi kinaya ng trash boom na padpad dito sa may tabing dagat. Pero ngayon, dinala na po dito sa may seawall banda. Ayan. So, ito na lang po yung mga natitirang mga basura na nakalagay na po sa may sako. Ay, dito po. Check natin. Dito po pala banda, sa pinakadulo, meron pa pong mga hindi pa po nakukuha ng mga water hyacinth. So, dito po, magsimula po dito hanggang konting-konti na lang naman to. Ayan, may kahoy. Ito, hindi naman to kukunin yung geotubes. Ito lang po yung mga naiwan na mga water hyacinth. Konti na lang pala. So, ito po yung sitwasyon dito sa may phase 2, dulo na po ng Dolomite Beach. Meron pa rin pong mga kahoy, mga kawayan, at may mga naiwan po ng mga water hyacinth. Pero, konting-konti na lang, hindi pa po nakukuha lang. Ayan, so ito po yung update dito po sa loob ng Dolomite Beach. Pero, kahit po ganito yung sitwasyon, no? Medyo maayos-ayos na din yung kulay ng dagat dito. Nakuha na rin po yung mga basura na nandito po nakatambak dati. Napakadami po yun. Pero ngayon, malinis na. Ito na lang, nandito sa may
dagat na area. May mga luma pa pong mga basura, no, na nandito sa may dulo. Pero hindi na po siya ganun kadami kasi yung iba nakuha na. So, mangilan-ngilan na lang po yung mga nandito nakasiksik sa buhangin. So, dito naman po sa may Jeju Tubes, may mga nakapatong po na water hyacinth. Meron din pong mga nakasiksik sa mga kabatuhan. At meron din pong mga palutang-lutang sa dagat. Ayan po yung nakapatong sa Jeju Tubes. Check natin sa kabila. Ay, dito pala ang sobrang dami sa may lagpas ng Dolomite Beach. Sa phase 2 hanggang papunta sa phase 3. So, sobrang dami din po dito ng mga water hyacinth. May mga plastic din po at may mga kahoy. Pero sa Dolomite Beach, itong part lang po ng kaunting phase 2 ang meron. So, hindi pa po nauubos. Again, pasilip ko po sa inyo yung mga nanditong mga basura dito po sa dulo ng Dolomite Beach. Madali na lang po itong kunin kasi hindi naman po high tide at hindi naman po masamang panahon. So, mabilis na lang po ito. Itong mga kulay brown po na nakikita po natin, medyo matagal-tagal na po ito na nandito. So, parang nabubulok na siya. Pero, hindi naman ito cause na bubabaho, no, dito sa Dolomite. Sobrang maayos po at mabango yung simoy ng hangin dito sa loob. Meron lang po talagang mga naiiwan na mga basura. So, hindi pa po nakukuha. Anyway, yung ating mga Manila Bay Warriors naman, papunta na sila dito. So, tapos na sila sa phase 1. Malinis na po doon. Dito na po sila maglilinis sa phase 2. Dulo na po ng Dolomite Beach. At yung ating mga team Mandaragat din, lilinisin po yung sa kabilang area, yung lagpas ng Dolomite Beach hanggang papunta sa phase 3 kasi medyo madami din dun. Doon po ang medyo mahirap linisin kasi puro mga kabatuhan po yun doon. So, sobrang hirap kapag nakasiksik po sa may buhangin. Mahihirapan po talaga sila. Kaya natatagalan dahil kailangan linisin po talaga ng mabuti bago sila pumunta sa kabilang area. Ayan, so ito yung update dito sa may dulo ng Dolomite Beach. Medyo madami-dami pa rin po yung nanditong mga water hyacinth. At naipakita ko din po sa inyo yung trash boom, yung dambuhalang trash boom na hanggang ngayon nandun pa rin po sa may seawall. Ayan, so ito po yung update dito po sa dulo ng Dolomite Beach. Meron pa rin pong mga maliliit po na mga basura na nakasiksik po sa buhangin. At this time sa may dagat na area, meron pa rin pong mga water hyacinth. Tapos po dito po sa may gitang area may mga kahoy pa rin po. Pero ano na lang po ito, kukunin na lang. So, na segregate na po yung mga kahoy, mga plastic at mga water hyacinth. So, dadamputin na lang at ilalagay na lang po sa mga sako. Ayan, ito po yung mga nanditong basura sa phase 2. Mga, syempre, mga water hyacinth pa rin po yung napakadami. Tapos, may mga kaunti naman po na nasasali ng mga plastic pero hindi po siya ganun kadami. Noong isang araw, nang nag-update tayo dito, meron tayong namataan po dito na isda, no, nakasama sa mga water hyacinth.
Ayan, may patay na isda dito. Kawawa naman. Ayan po, nag-iisa. Siguro to, nasama sa hampas ng alon. Tapos, hindi na nakabalik. Ayan po, oh, kawawa.